Okay, marami pang mga tao kagaya ni Steve Jobs, Lady Gaga, Bill Gates, Albert Einstein, marami pang iba. At lahat po yan, dumaan po yan sa failure o mga pagsubok, pero hindi sila natakot. Pangarap mo bang na gumaan ang iyong buhay? I-visualize mo lang, matutuloy yan, no? Pangarapin mo, kasi once sa pinangarap mo, mangyayari naman yan, katumbas ng pagsisikap at pagsisipag, diba? O kaya naman umasenso, paano nga bang mamuhay ng masaya at masagana? Halina't mamulot ng kaalaman at tips ng pangkabuhayan sa Golden Treasure Program kasama si Emily Diaz. Hi. Okay, so gandang hapon po sa inyong lahat. Hapon na kasi ngayon at this point in time, dito sa Pilipinas ay hapon, no? So medyo ngayon hapon ako nakapag-podcast. Normally mga 11 a.m., no? Medyo naging busy lang. Okay, so welcome po muli sa programa ng Golden Treasure Skills and Development Program, no? At kayo ay nakikinig sa podcast ng Golden Treasure. At layunin ng programang ito na magbigay inspirasyon at pag-asa sa pamamagitan ng mga life tips at pagtuturo ng mga skills that could turn into a business. Ang Golden Treasure Skills and Development Program ay alam nyo ba na 23 years na po ito na naglilingkod sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga entrepreneurial skills seminar, mga livelihood seminars, no, mga lifestyle seminars. At napakarami na pong mga natulungan, yumaman, gumanda yung kanilang mga kabuhayan. At ganun din na natulungan yung kanilang pamilya para makapaghain ng mga masasarap na pagkain, ano? Kasi alam niyo yung Golden Treasure ay nagtuturo din kasi kami ng mga training about baking, yung mga ganyan, meat and fish processing at kung ano pa yung paggawa ng iba-ibang pagkain. At kumbaga na-elevate po, no, o naiangat yung kaalaman ng mga kababayan natin na naka-attend ng mga training dito sa Golden Treasure. Nag-level up yung kanilang mga knowledge sa pamagitan ng mga ibinigay na seminar ng Golden Treasure. At itong podcast na ito ay isang platform na nagtuturo doon sa mga nagnanais na matuto upang magkaroon tayo ng tamang diskarte sa buhay nang sa ganun ay mapagtagumpayan natin yung whatever challenges ang ating mai-encounter sa day-to-day or sa araw-araw. Kaya kumbaga kayang-kaya natin ito, no, i-handle. Yung mga anumang problema yan, mga challenges, itong life tips na ito somehow baka makatulong po sa inyo. Ito po yung regular na ibinabahagi ng Golden Treasure na kasama po sa aming platform. At upang makatulong, upang maging masaya tayo sa buhay, at ganun din ay maging successful, hindi lang po sa paggawa ng pera, kundi maging successful din sa ating inner well-being. No? Nang sa ganun ay tayo maging healthy and wise. And in the end, syempre, kapag ganito yung ating perspective o ganito yung ating nangyayari sa ating pang-araw-araw, ay definitely na magdudulot ito ng kasiyahan para sa atin. Okay, mapapakinggan po ninyo ang podcast na ito sa courtesy ng Filipino World Channel. At yung ating host ay nandyan pa po ngayon, ang ating partner dito, ay nandyan po sa Alberta, Canada. Canada, sa Europe, okay, just sa Europe, particularly nandyan, ano, sa Switzerland, sa Spain, sa Norway, France, Germany, dyan sa United Kingdom, Belgium, and of course, dito rin po sa Asia, no? Dyan po sa mga kababayan natin, shout out dyan sa mga taga Middle East, United Arab Emirates, kagaya ng kasama rin yung Dubai, Saudi Arabia,
Diyan sa Laos, sa Bahrain, Latvia, at ganun din, ano, hindi lang po dito sa, ano, ha, sa Asia, ganun din sa South Africa. Yan. And of course, Latin America. At syempre, hindi natin kakalimutan ang Pilipinas, no, yung ating mga regular audience natin dito. So, nais ko po kayong batiin. Yan pong 315 cities in the world and 42 countries na audience ng Filipino World Channel. Okay, now let's move on to our topic for today. And okay, so ang ating paksa sa araw na ito ay yung make your small business more successful. Yan. So yan yung ating paksa ngayon. So itong paksa na ito ay of course dedicated ito or para ito sa lahat. Pero lalong-lalo na dun sa ating mga kababayan na nagnanais na magkaroon ng negosyo, na magkaroon ng business o mag-open up ng isang business. Pero kung halimbawa meron na kayong negosyo ngayon, lalong-lalo na ito para po ito sa inyo. Halimbawa may business kayo na nag-uumpisa pa lang, medyo masasabing maliit pa lang. Yan, itong mga kaalaman na to o mga tips na ito ay lalong-lalo na po para sa inyo. Yan. At ito ay para din sa lahat ng negosyante, no, na gustong mag-succeed at kumita yung kanyang business. At pero halimbawa sabi natin kulang siya sa kaalaman. Paano ito gagawin? So yan, tumuto kayo dito at pakinggan po ninyo yung mga tips na aking ibabahagi. Gusto mong kumita yung inyong business. Okay, so ito yung isa sa mga suggestion na pwede po ninyong gawin kung halimbawa gusto mong mag-thrive or maging stable at mag-succeed yung iyong negosyo. No? Okay, unang-una, tandaan, para mag-succeed ang inyong business, kailangan ng matinding effort or hard effort. No? Yan, lalo na sa umpisa. Kailangan po talaga yan. Okay, ito yung mga dapat mong gawin upang mag-succeed ang inyong business. Number one is to focus on customer service. Yan, so kailangan na mag-focus tayo sa customer service. Actually, yung customer service, maliban sa produkto mismo na binibenta mo or inaano mo, kumbaga product mo mismo, yan yung isa sa pinaka-core, no? Yung customer service, pinaka-core ng inyong business. Yan. At karaniwan na kasi ang nangyayari kapag may customer na nagko-complain. Halimbawa, sa product na binibili sa'yo, no? Halimbawa, your product is services, o kung ano man yan, halimbawa sabihin natin restaurant, o milky shop, or kung ano, yan. Yun yung ano eh, yun yung lalo na sa panahon ngayon. Okay, magsasite ako na example. Halimbawa sa akin, ano, pinasok ko na rin po, meron kaming seminar business, no? So, services po yan. At ganun din, pinasok ko na rin po yung para hotel business via Airbnb, no? So, dito tayo mamaya mag-focus, no? Or maaring i-apply ko at i-apply ninyo sa negosyo ninyo. At dahil nandito ako sa business na to, halimbawa sa hotel rentals, no? Kapag let's say may client na nagustuhan nila yung lugar mo, o edi syempre anong ipo-post nila sa kanyang sa inyong comment section, no? Sa inyong review. Di syempre makakakuha ka ng magandang review diyan. Pero let's say, yan, marami po akong nakikita, halimbawa ano, doon sa yung mga kapareho ko nagpapa-Airbnb halimbawa. Ang ganda-ganda ng picture na pino-post nila sa kanilang website, no? Ang ganda-ganda. So nakakainganyo sila ng customer kasi once na nag-post sila, ang ganda-ganda, parang mala 5-star hotel yung dating. Pero pagdating na sa actual, pagpunta na ng kliyente doon sa lugar na pinaparentahan nila,
ay nadidismaya sila kasi hindi yon yung itsura ng kung ano yung pinost niya, no? Ng kung ano yung pinost niya dun sa kanyang listing. Yeah. So, pagka nagkaganon, what do you think? Anong sa tingin mo ang magiging reaction ng customer mo, no? So, mostly, nakikita ko, nagko-comment yung mga customer ng negative comments. Sinasabi niya, ang layo-layo ng picture na nakita ko dito sa website, pero pagdating nga doon sa actual na, nung dumating ako, hindi ganun yung itsura. So in that way, di ba, parang ang nangyayari, deceiving. You're trying to deceive your client. Kasi nagpo-post ka ng iba, no, doon sa inyong listing, pero pagdating sa actual, hindi naman ganon. Okay, na-try ko din to minsan eh, no, na na-biktima na rin po ako ng mga ganito. Kasi there was a time that I am looking for a property, no, isang bahay. So actually, ang layo pa ng lugar. Nung pagtingin ko dun sa website nila, no, Facebook ata yun, ang ganda-ganda ng bahay, talagang ayos na ayos, mukhang bago. At ang na-attract ako, napakamura. Sabi ko, for this price, sobrang ang mura, ang ganda-ganda ng bahay. So talagang nangyari, binayo ko pa, ang layo-layo, no, binayo ko pa. Tapos pagtingin ko dun, na-shock ako. Grabe, alam mo yun, yung bubong, parang magigibana. Tapos yung entrada, yung gate, ang pangit-pangit. Ni walang pintura, lumang-luma yung bahay. So sabi ko, tapos sabi sa akin ng broker, ma'am, pumasok kayo. Sabi ko, ayoko pumasok. Tapos sabi to rin, nagbubulungan yung broker, tsaka yung may-ari na ko, si ma'am ayaw pumasok sa bahay. So actually, nagalit ako. Sabi ko, bakit ganyan? Ang layo-layo ng pinost ninyo sa inyong ads, tapos ganito yung itsura. So parang naloko ako. In a way na hindi naman ako nagbigay ng pera kasi hindi ko naman pinili yung bahay. Pero naloko ako in a way, nasayang yung time ko. Diba? Nasayang yung panahon ko, pinuntahan ko, nag-drive pa ako, napagod ako, ang layo-layo. Tapos ganun lang pala yung makikita ko. So yun yung ibig ko sabihin. It's one way of dapat kung meron kang sa mga advertisement mo sa social media page mo, kung ano dapat yung image na nilalagay mo dyan o gusto mo mag-reflect sa inyong mga customer, ay dapat eksakto siya yung kanyang makukuha. Kasi syempre ayaw mo na magalit, di ba? Magalit yung client mo, no? Or mag-comment siya sa inyo ng negative review or negative comment. Ayan. So kapag ganyan, edi nasira ka na sa iba pang mga customer. Well, hindi lang ito nag-a-apply doon sa example na sinabi ko. Maaring, di ba, ang business mo, nasa food business ka, meron kang restaurant, no? Hindi sila nasarapan doon sa food mo. Tapos yung mga, halimbawa, sabihin na natin, yung mga waiter na nagsaserve doon, medyo may pagka-rude, no? So, ang mangyayari nito, syempre, kapag ganyan, edi nagkaroon ka na ng negative, yung magiging customer, magkakaroon na ng negative retention sa kanilang pag-iisip na yung lugar na yan, yung restaurant na yan, yan ganyan pala, no? Parang ang ganda-ganda, ang ganda ng ambience, pero yun lang, hindi naman masarap yung pagkain, yung mga ganyan, no? At lalo na sa panahon ngayon, no, na ang mga negosyo ngayon, no, ay meron ng mga social media page, ay kailangan talagang pakaingat-ingatan natin yung dapat i-maintain natin yung tinatawag na good reputation. Para pagka nagkaroon tayo ng tinatawag, naka-establish tayo ng magandang reputasyon, no, para sa mga tao, ay syempre pagka ganun, paulit-ulit na bibili sila ng ating produkto and at the same time, paulit-ulit din sila na bibili or mag-a-avail ng services, no, na yung ino-offer or kung ano man ang inaalok ng iyong negosyo. At lalo na mapapansin mo, no, yung mga customer na yan, no, yung mga customer na yan, kasi nga dito nga sa ating age na social, meron ng mga Facebook, Instagram, mapapansin mo, once na nag-browse sila sa website mo,
Naghahanap yan parati ng mga negative reviews. Yan. Kasi ako ganun din eh. And I'm sure yung iba ganun din. Hahanapan nila, halimbawa Facebook mo, halimbawa sa seminar, no? Maghahanap sila ng negative review dyan. So kapag na, once na nakakita sila ng negative review, alam nyo ba na yung kahit na, napakaraming positive review, pero yung isang negative review na yan, yan yung hahanapin nila at tututukan nila yan. No, na napakalaking impact na talagang makaka-apekto yan sa performance ng iyong pagnenegosyo. Okay, so what should you do in order to have a good customer service? Yan. Okay, so dapat, alam nyo ba na dapat it should be your goal that a good customer service is your priority. Okay? So, ibig sabihin, dapat maging prioridad mo sa iyong negosyo yung tinatawag na good customer service. Examine mo kung paano mo yan pinapatakbo yung negosyo mo. Okay, narinig nyo na ba yung kasabihan na first impression last? Okay, this is very important, yung first impression, no? Alam nyo, maski na sa ano natin eh, sa daily lives natin eh, di ba? Yung tinatawag na first impression, talaga pong this really works. Halimbawa na lang, ano, sa, halimbawa, oh, for example, may kadate ka, nag-meet lang kayo online, pagkatapos nagplano kayo na magkita. Tapos yung, alam nyo ba, yung first time na pagkikita ninyong dalawa, no, ng kadate mo, dyan yan magbe-base kung ang inyong magiging, kung magkakaroon pa ng second time na date or magko-continue ang dating situation ninyo. Because the first impression will always last. So yan, hindi lang yan applied sa buhay. Pati po sa pagninegosyo, mag-a-apply din yan. Kung ano man yung first impression, halimbawa sa isang restaurant, nagpunta ka, no, or nagpunta yung customer, okay, kumain siya, nakita niya yung ambiance, okay, ang ganda, very relaxing. Yan, kagaya niya, I remember, no, I know somebody, meron akong kakilala. Nagpunta siya sa isang magandang restaurant dyan sa Quezon City. Nung pag-upo niya, okay, nag-enjoy siya, masarap ang pagkain. Tapos ang ambiance, ang ganda-ganda, parang feeling niya, napaka-class niya nung kumain siya doon. Pero alam mo kung saan nasira? Nung nagpunta siya sa CR, kasi yung CR, nung establishment na yon, nung restaurant na yon, ay ang dumi-dumi. So alam mo yun, doon sa pagkakakwento niya sa akin, okay, sabi niya, ang ganda, ang masarap yung pagkain. In fact, someday gusto ko magkaroon ng ganung klaseng restaurant. Kaya lang na-disappoint ako nung pagpunta ko sa kubeta. Ang baho daw ng CR. So alam niyo yun, yan, yun sa mga may ganitong negosyo, may establishment, ha, napaka-importante po, no, malaking factor, no? Halimbawa, yung CR. O tingnan mo, yung maruming CR, yun yung nag-reflect dun sa customer na yon at yun yung parati niyang naaalala at naikwento pa sa akin. Kaya alam nyo, kung gagawa kayo ng isang business, ano, kailangan talaga yung checking o i-check nyo talaga from top to bottom. Yan. Lalo na kung halimbawa kagaya ng lugar namin, ano, na nagpapa-seminar kami, so syempre maraming tao talagang nagpupunta. Kaya yan talaga kabilin-bilinan ko sa staff ko, no, o sa mga tagalinis ko na please yung CR parating yung i-check. Kasi you never know, may mga customer or participant diyan na masiselan, no? Talagang yan yung mako-comment nila kasi kung bahay nila ang linis ng CR pagkatapos pag dun sa pinuntahan mo, maski man ako, no, pagka yung CR, no, dahil sa mga mall na pinupuntahan ko halimbawa, syempre ayoko mag-CR, no, nakakaano. Kaya nga halimbawa yung CR is very important, no, kaya nga tinawag siya na restroom, eh, di ba, para mapunta ka doon, mag-rest ka,
ma-release mo yung tension or kung anong kailangan i-release mo sa katawan mo, at hindi yung nagpunta ka sa restroom, mai-stress ka lang pala kasi ang dumi-dumi. So, you know, this is just one of the example na importante, no? Lalo na kung meron kang lugar, no, sa iyong negosyo na maraming tao yung nagpupunta. Kagaya namin, nagpapa-seminar kami. So, ganun, no? Kailangan yung lugar na yan, kailangan ay mapanatiling malinis. Okay, under naman dun sa another factor, under sa customer service, you have to realize na kailangan na itrato mo yung customer mo the way that you wanted to be treated. Tama po talaga to. Ilagay mo, put yourself on their shoes. No? Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan nila. Yeah, kagaya ng nasabi ko, yeah, kagaya niyan, yung babalik na naman tayo, halimbawa, yung nakikita ko, yung surrounding. No? So, syempre, kung gusto ng mga client, nagustuhan ng client mo yung surrounding, masarap yung pagkain, parang nung nagpunta sila doon, they feel well treated, they feel special. O di syempre pag ikaw ganun din yung nararamdaman mo kapag nagpupunta ka sa anumang lugar yan, no, restaurant man yan o kung ano, di syempre mag-i-enjoy ka, di ba? Dahil may kasabihan na what goes around comes around. Yan. Parang, di ba, kasi lahat ng negative eh, na halimbawa sa iyong establishment, hindi mo iniingatan, no, yung surrounding ng negosyo mo, pagkatapos nagpunta doon yung kliyente mo, eh babalik sa'yo yan. O anong balik? O di next time, wala na, hindi na babalik sa'yo yan. So yun na nga, no, yun na yun. Kapag hindi sila nasiyahan, sa una nilang impression or sa first time na nag-avail sila ng product mo, for example, no, ay asahan mo na hindi na yan uulit at baka i-chismis ka pa. Yan, di ba? Maring, maliban dun sa, alam mo ngayon, di ba, ganang what I said earlier, sa panahon ngayon, ang dami, pwede na silang mag-post ng mga negative review. Maliban dyan, i-chismis ka pa dun sa mga kakilala nila. Instead na yung kakilala nila na nakaalam, may ganun, may bagong restaurant doon. Okay, so sabi nung kanyang friend, may bagong restaurant doon. Try ko nga, parang ang ganda. Parang ang sarap ng pagkain. Nakikita ko yung mga post nila. Ang sarap nung pinupost. And ikaw, halimbawa ako ngayon, na-try ko na, ay nako, syempre, ano sasabihin ko? Anak ko, huwag mong itry yan. Madi-disappoint ka lang. Hindi masarap, marumi yung CR, pagkatapos walang kwenta yung mga waiter may pagka-rude o halimbawa ganun. O di ba, so ibig sabihin pwede kang i-chismis, no, via negative yung impression na ibinigay sa iyo, pwedeng i-share mo yan doon sa mga taong kakilala nila, no. Kaya ano nangyari, o instead na may bago kang customer, ayun, wala na, hindi na pupunta kasi nga may negative impression na. So that is why be sure that you are treating customers with the same respect and courtesy that you would like to encounter, no? Maaring mong tanungin yung staff mo, no? Halimbawa, nagmi-meeting kayo, you can ask your staff, no? Tanungin mo siya na, halimbawa, meron kang something na nakita na parang nangyayari na hindi tama na ginagawa nila, na maaaring makaka-apekto sa sales mo o sa pagpunta ng client or ng customer. So, pwede mong tanungin siguro yung staff. No? Halimbawa, yung staff na to naging medyo pabalang sumagot o naging rude, no, doon sa kanya, sa customer nyo, pwede mo siyang tanungin. Halimbawa, ikaw, kung ginanyan ka, no, kung ginanyan ka ng ano na yon, ng crew na yon, what do you think? Magugustuhan mo ba yun? Pabalikan pa kaya? Yan, hayaan mo siyang sagutin. No? Hayaan mo siyang sagutin yung tanong mo. So that is why kailangan po natin na examinin po natin yung ating current customer service na binibigay. Kasi malaki pong factor yan sa ating pagnenegosyo.
At kung may na-realize ka na dapat bagulin dun sa business mo, no? Halimbawa, na-realize mo, you're trying to scrutinize everything, then na-realize mo na, dapat itong baguhin, ito dapat, o palitan na yung mga rules na yan, yung mga patakaran na yan, upang makapagbigay ka ng superior services na mas angat from your competitors, ay mas maganda kung gagawin niyan. And one best move, no, para sa mga tauhan mo ay maaari kang mag-invest sa pamamagitan ng pag-train ng mga staff mo upang galingan pa nila yung serbisyo na ibinibigay nila. Well, I remember way back, medyo matagal na naman to, no? Meron hong isang company na gusto niyang magtayo ng milk shop at nagpina-train po sa amin, no? Pina-train sa amin yung kanyang 30 staff, no? 30 tauhan. Nag-avail sila ng training sa amin about personality development. So nag-invest talaga siya sa mga tauhan na yan, doon sa 30 tauhan na yan. Pinag-aral yan nila sa amin for about personality development. So ang isa sa mga naging resource speaker namin ay isang flight stewardess ng Cathay Pacific. So flight purser na po siya, so medyo mataas yung kanyang posisyon, ano. Kasi po, iba po, like yung mga flight stewardess na yan, services ang binibigay nila eh sa kanilang mga pasahero, no, passengers sa eroplano. So ngayon, medyo related, no, sa kanilang crew. Although milk shop yung itatayo itong kumpanya na to, pinag-train niya ng personality development. So isa nga sa naging resource speaker itong namin ay yung flight stewardess. So talagang tinuro niya yon from top to bottom kung paano unang-una manamit. Siyempre, kailangan malinis. Grooming, hair grooming, yung buhok. O yan, very important din niya. Kasi mamen, may nakikita mga balakubak dyan. Tapos sa kamot pa ng kamot, ah, diba? So siyempre, malaking ano yan, nakaka-turn off. Lalo na kung pagkain yung binibenta. Isa pa, tinuro din na dapat yung mga staff and crew walang mga amoy o walang mga putok, di ba? Yung mga ganon. Hindi bad breath. Yung mga ganyan, lalo na kung pagkain. Sa bagay ngayon, nakamask naman lahat dahil sa COVID nga. Pero paano to? Pag dumating na nga yung time na hindi na uso yung mga mask na yan, hindi na tayo magsusot kasi naging normal na. O ayan na naman, balik na naman. So kailangan yung alam nyo yun, yung mga hygiene na ganon ng ating mga tauhan. Napaka-importante po yan. Wala silang naaamoy yung mga customer natin. Wala, lalo na kung pagkain yung siniserve, no? Wala dapat naaamoy na hindi ka nais-nais. Yung mga ganun po. So, biro mo itong company na to, nag-invest talaga siya, nagpa-training sa amin kung paano yung personality development. Pati emotional, ha, well-being, no? Pati dapat yung mga tauhan na to, dapat matutulog kayo ng maaga, ganyan, para kinabukasan, eh, meron kayong enerhiya para magtrabaho. So, lahat yan mo, naibigay yung ganun mga tip. So, what I mean to say is, kung sa tingin mo busy ka and you do not have the time to train your own staff, you can avail the services of another company na nagbibigay ng mga ganung workshop or training para lang maayos mo yung well-being ng iyong mga tauhan. Kasi syempre, kapag ka maayos yung kanilang presentation, yung package nila, pag humarap sila sa customer, edi syempre, kung ano yung nakikita sa kanila, yun din yung, okay itong mga tauhan dito. So, yun din yung, maganda rin yung impresyon na may isip, no, ng customer nyo, no, na may isip ng customer nyo sa kumpanya mo. Diba? Kasi yun nga yung pinaka-frontline eh, yung mga tauhan mo eh. Kaya dapat maayos po yung mga tauhan. Isa pa, build word of mouth for your business. Yan, build word of mouth for your business. Alam nyo, napaka-importante po nito, no, sa negosyo. Yung tinatawag na word of mouth. Lalo na yung positive na word of mouth, no?
kasi po dyan sa word of mouth na lang na yan, ano, yung tinatawag na word of mouth, dyan na lang mismo makakakuha ka na ng mga customer. Pero pa dun sa mga kung saan ka nagpapa-advertise sa social media o kung ano man yan sa radio or wherever, no? Maliban pa dyan, yung makukuha na customer sa word of mouth, napakalaking bagay po niyan, no? Yan. Okay. Halimbawa na lang kami, dito po sa aming mga training and seminar, alam nyo ba na halos 1/4 of our class, 1/4 ng mga nagiging estudyante namin sa Golden Treasure, nakukuha po namin sa pamamagitan ng word of mouth. Sabi mo, ano ba yung word of mouth? Ang word of mouth po, yung mga customer mo or mga dati naming participant in the past, nakakapagkwento sila na, uyun, maganda mag-aral doon, maganda mag-seminar doon. Pumunta ka doon, kung gusto magkaroon ng negosyo, pumunta ka doon para matuto ka. Yun. For example, last Saturday, doon sa aking soap making seminar, meron akong naging estudyante doon na kaya siya nandun kasi yung auntie niya, way back 5 years ago pa yun, ha, ay nag-attend daw ng seminar sa amin. Natuto ng perfume, paggawa ng sabon, at ngayon po napakayaman na raw nung auntie niya. Okay, from Bicol pa po siya, ha, from Bicol. Biro mo yan, talagang bumayo siya from Bicol just to attend the training, soap and perfume making na yon. Kaya nung Sabado, excited siya. Sabi niya, kaya nandito po ako kasi gusto ko rin pong matuto, no? Na matulad sa auntie ko na ngayon successful na. O saan siya nanggaling? Paano niya nalaman yung Golden Treasure? O di yun na nga, by word of mouth. Doon nga sa auntie niya na nag-succeed. Pero sa tingin niyo, kung yung auntie niya hindi natuto, tingin niyo ba ira-recommend yung Golden Treasure ng auntie niya doon sa pamangkin niya? Definitely not, no? Hindi. Kasi hindi siya natuto eh. Na-disappoint siya. So alam niyo yun, yun yung lagi nating ano, yung talagang magandang customer service talaga. Kaya po, like us, Golden Treasure, yun talaga yung goal namin. That we try to give everything, no, lahat ng kung anong mapipiga sa amin, ng aming mga participant, talagang that's what we try to do, no? We would like to give customer satisfaction. Yun po talaga yung aming goal. So kaya dapat, kaya yung mga ninegosyo po dyan, dapat ganyan din po yung ating mga maging goal ninyo na customer satisfaction and customer service. Dahil you think, kung halimbawa, hindi yun yung aming goal na kailangan ma-satisfy yung aming mga magiging participant, tatagal kaya yung Golden Treasure ng 23 years, no? Definitely not. Eh baka sa 2 taon pa lang nagsara na, no? Kasi nga, wala eh. Puro ano. Kaya, that's the reason why, ano? Kaya nag-last yung Golden Treasure Skills and Development Program dahilan nga sa yun yung sinisikap namin na ma-deliver yung magandang customer service. Yan. At lalong-lalo na sa panahon na ito na social media age na yung mga platform na yan ng mga Facebook, Twitter at marami pang iba yan. Dyan lang ako familiar, no? At ginagamit na po yan ng isang negosyo ay malaking impact kung yung mga customer na in the past, yung mga nakaraang customer, ay pwede po silang mag-post sa mga timeline, no? Comment page ninyo, no? Eh, talaga pong kailangan yan yung ating pakakaingatan na doon ay mag-iiwan sila ng mga negative reviews at sikapin natin na puro positive review ang kanilang ipopost nang sa ganun ay talagang magtagal po tayo sa industry. At isa po yan sa word of mouth, no? Na tinutukoy ko. Yan. At para doon malalaman na lang natin na nagkaroon, na satisfy sila sa services na kung anong meron tayo, whatever that would be, food, or kung ano man yan, no? Doon na lang, makakakuha ka na rin ng mga customers sa pinupost or doon sa mga
pag-re-relay na okay yung lugar na yan. Okay, ito pa. Isa pa, how to make your small business grow is to expand your marketing effort. Yan. So, paano naman tong effective marketing effort na to? Okay, effective marketing effort is key to increasing your sales. Yan, totoo po talaga yan. Para ma-promote yung business mo na hindi kailangan na magbayad ng mahal, pwede mo pong gawin itong mga sumusunod. Yan, itong mga sumusunod na mga tips na isi-share ko. Actually, ginagawa talaga namin ito sa Golden Treasure. No? Well, makaka-relate na din kayo, no? Kahit na hindi kayo pareho ng aming negosyo, makaka-relate din kayo kasi pare-pareho lang naman tayong nagne-negosyo eh. Kapag nagbi-business ka, ano bang bini-business mo? Di syempre, nagbibenta tayo, di ba? So, pare-pareho lang. Nagkakaiba-iba nga lang tayo ng produkto. So, ang ibig ko lang sabihin dito, whatever business that you're doing right now, pwede po itong mai-apply sa business mo. Yan, yung mga sumusunod po, no? Okay, halimbawa, pwede mo pong gawin yung mga tinatawag na magbigay ka ng mga promotional kits and giveaways, discounts, no? Halimbawa, at isa pa, no? Yung joining professional organization. Yan, pwede kang makipag-tie up dun sa mga organization, no? Lalo na, no, before COVID, medyo maraming mga clubs, mga Rotary Club, mga Kiwanis, Lions Club, gano'n. You can make tie-up with this association. Pero, you know, don't worry nga, nag-slow down lang yan. But later on, babalik din naman yun. No, yung activity ng mga ganyan. Isa pa, pwede din na makipag-tie up ka sa mga charity events. Ito po talaga ginagawa namin to regularly. Halimbawa kami ho, sa Golden Treasure, nagbibigay kami ng free training para sa mga PWD. Yung mga kababayan natin na they cannot afford to pay, hindi nila kayang magbayad. Pero gusto natin bigyan sila ng mga livelihood or gusto nila natin na ma-encourage sila na makapag-business, nagbibigay po kami ng free training para sa mga ganitong kababayan natin, mga halimbawa PWD, no? Kagaya nung kailan na nagpunta pa kami ng Pampanga para mag-conduct ng ganitong mga training. Meron pa nga doon, may mga Down syndrome, may mga ganyan. So, meron pang mga blinds, yung alam mo, iba-ibang cases. Pero gusto nilang mag-business. So, nagbigay kami ng libreng pagtuturo. Pwede mo rin gawin yan. Pero alam mo ba, in the past, meron pong DSWD, ginagawa rin namin yan, nagbibigay kami ng training. Dito sa DSWD, tapos marami pong PWD yung aming tinuturuan. Alam nyo, later on, sabi na natin minsan hindi sila nagtutuloy talaga yung mga PWD na yon. Pero papaano ba yung reward, no, nung mga free training na yon? Alam nyo later on, dahilan doon, yun nga sinasabi ko by word of mouth, siguro na nasabi, somebody nagsabi na ito yung Golden Treasure, nagbibigay ito na nagtuturo sila ng paggawa ng sabon, merong mga able-bodied person. Ibig sabihin, yung may kakayanan ng magbayad, ang nakaalam tungkol sa amin, natutunan lang nila yon dahil sa pagtuturo namin dun sa mga PWD. Nag-attend po sila ng mga training sa amin, itong mga tao na may kakayanan ng magbayad. They came to our training and seminar para at nagbayad sila, ha? Para matuto gumawa ng sabon. At ngayon po, mga successful business person na sila. O so, ang ibig ko pong sabihin, no? Kahit nagbibigay ka ng free training, may reward pong babalik yan. At alam nyo po, yung participant na yun na naging successful na sa paggawa ng sabon, meron pa siyang mga friends. No? May mga friends pa siya na nag-share siya, no? Ito na naman, word of mouth na naman. Binahagi niya yung Golden Treasure, yan, nagbibigay yan ng ganitong training, o baka gusto mong matuto,
So, ibig sabihin, yung kaibigan niya, nag-aral na naman sa amin, nag-attend ng lahat ng training namin. So, may pizza, merong nag-aral siya ng paggawa ng pizza, paggawa ng how to set up a coffee shop, milky shop, maski nga sa sabon, nag-aral din para makalibre siya dun sa kanyang mga sabon. At ngayon, may restaurant na po sila. So, ang ibig ko sabihin, Tina mo, nagbigay kami ng free training sa ganong organization. Pero ang nangyari, nagkaroon ng reward ng anak na later on, mga able body na, yung mga tao na may kakayanan, magbayad yung nag-attend mula doon sa free training na ibinigay namin. So, alam niyo yung kung tingin mo yung negosyo mo ay medyo related, no? Not even related. So, kung may possibility na makapagbigay ka, halimbawa, mabigay ka ng free samples para lang ma-promote yung business mo, matikman nila, pwede nyo pong gawin yan, no? So, hindi ko alam po ano strategy. So, isang tip lang po o isang way lang na pwede nyo gawin. Okay, isa pa, developing business partnership with other business. Okay, I remember way back, medyo matagal na rin naman to, there was a company, I think familiar kayo sa Groupon, no? Alam mo yung Groupon, minsan nagpa-pop up dito sa mga Facebook natin. Nakipag-tie up yan sa amin, no? Kinonta kami nakipag-tie up. Anong gagawin ng ganyang company like Groupon? Kasi kayo, pwede nyo rin gawin to eh sa business nyo, makipag-tie up kayo sa mga ganong company. Ang ginawa ng Groupon, syempre, meron silang mga page o social media o I don't know kung paano sila nagpo-promote. Pinopromote nila yung mga training and seminars namin. Pero syempre, meron silang papasok yung sales sa kanila and then babayaran nila kami later on. Okay? Pero syempre, they will get something out of it. May commission yung ganun, yung company na yon. So in that way, nagkaroon kayo ng ex-deal, nakapag-tie up ka, win-win situation. Natulungan ka ng company na yon, natulungan kami ng company na yon na madagdagan yung aming mga participants, at the same time, kumita sila kasi nagkaroon sila ng cut or commission sa amin. So, pwede mo rin gawin yon, no? Kung ano mang product meron ka, halimbawa, makeup, or I don't know kung ano naiisip ko. Hindi ko maiisip kung anong pwede mo, whatever business na ano na meron ka dyan, kahit na siguro mga milk tea, mga kung ano, o na dinideliver mo, pwede ka makipag-tie up sa isang company, they will help you to promote your shop or your milk tea or whatever. Pero syempre, may cut sila or may commission. Actually, nangyayari na ngayon pala yan eh. Diba sa mga Grab, diba yung mga Grab delivery, no? May konti silang cut doon, no? Pero parang sila yung magpipick up, no? Ng iyong mga, ng mga produkto mo, i-deliver nila, yung mga Lazada, yung mga ganyan. Nangyayari na ngayon yan eh. So yeah, it's one way of how to advertise your product. Okay. Isa pa, paano mo advertise yung product mo na libre na hindi mo kailangan magbayad? No? I-advertise mo yung business mo sa mga vehicle, sa sakyan. Let's say company car, no? Kung meron kang company car, no? Halimbawa, delivery van. O, kagaya kami, yung delivery van namin, may nakasulat doon, Golden Treasure Skills and Development Program. Tapos andun yung aming tagline. We are providing the tools that you need to succeed in life. O, yun yung tagline kasi namin ng Golden Treasure. So siguro yung mga curious dyan, bawa traffic, nag-stop sila, nakastop yung aming delivery truck. Tapos sabi nito, anto Golden Treasure, sabi, providing the tools that you need to succeed in life. Ano kaya tong Golden Treasure na to? Habang nata-traffic, oh, siguro nag-Facebook yung ano, search, Golden Treasure. O, pagtingin niya, ay, mga seminar pala to. Ayan, ako po, may soap making, may paggawa ng tocino longganisa. Ay, okay to, sige, mag-a-attend ako. So, you know, in that way, na-advertise ang libre yung ano mo, yung company mo, pag nilagay mo sa delivery, no, delivery car ninyo, yan, di ba, libre promotion. Okay, isa pa. You have to build your online presence. Okay, kahit anong mang negosyo yan,
Whether, halimbawa sabihin mo, empanada lang yan, tocino, longganisa lang yan. Aba, wag mo isdapin. Bakit? Yung Pampangas Best, ano bang product ng Pampangas Best? Diba, tocino, longganisa lang naman? Pero grabe ha, million ang kanilang sales, no? Diba? Pero, you know, whatever business that you have to develop. Kailangan may online yan, may online store yan, no? Online presence na tinatawag kasi yan na yung trend eh sa panahon ngayon. Nung way back like 10 years or 15 years ago or 30 years ago, wala pa yan. Lahat physical store. Pero ngayon, iba na eh. Kaya kailangan, you have to go with the flow kung anong trend niyan, sakyan mo yung trend na yan. No? Magkaroon ka ng online, mag-online, meron ka dapat online presence, no? Kahit anong uri ng business yan. Okay, halimbawa, meron kang Facebook, Instagram, o website, kasi hindi lahat may Facebook. O, hindi lahat ng tao may Facebook. So, pupunta sila sa website to check. Yan. Kahit simpleng negosyo lang yan, no? Kailangan merong online presence that will describe what is your company. Yan. Na magpapakita, ano ba yung kumpanya na yan doon sa, ano na yan, sa website na yan or page na yan, platform na yan. Magpapaliwanag doon na lang, ipapaliwanag kung ano ba yung binibenta mo na yan. Anong uri ng negosyo meron ka. Yeah, what you do, at napaka-importante din kung paano ka po makontakt, Diyos mio, ito yung number one na naiinis ako. Kasi alam mo yan, ang dami po dyan, no? Up to now, ang lalaking company, ang lalaking kumpanya, pero pag ako, pag tumawag ako, kukontakin ko sila, hindi sila reachable. Lalo na dito sa Pilipinas, diba before, 7 digits lang yung phone number natin. Ngayon, naging 8 digits na. So, up to now, hindi pa nila ina-update yung mga landline, yung contact number. Kaya ako, when I'm trying to call those number, hindi ko makontakt. Diba? Ang hirap. So, paano kung ito pala, like me, potential client, potential customer, gusto kong bumili, mag-inquire. No? Pero bago ako bumili, gusto kong maitatanong ako, gusto kong malaman bago ko puntahan yung tindahan na yon. Kaya ako tumatawag, tapos hindi ko naman makontakt, o di ba nakakainis, o di wag na lang, maghahanap na lang ako ng iba. So yun yung ibig kong sabihin. Dapat po parating updated yung ating online presence, yung inyong website or Facebook o ano man yan. Updated dapat yan parate, yung social media page mo, na dapat na makikita nila. Okay. So ngayon, kung ito naman, ano naman yung makikita nila kung meron kang online store or online yung may naka-post diyan na yung company mo. Ano naman yung dapat nilang makita? Okay. Ito yung mga dapat na nakikita ng ating mga kliyente, no, sa ating Facebook page, halimbawa, Instagram, Twitter, or whatever, ito dapat yung nakikita nila. Logo ng kumpanya. Yan. Dapat, syempre, very important, may logo ng company. O kagaya nito po, yung nakikita nyo sa screen. Filipino World Channel, yan yung logo ng company. That is very important. Kasi po, sa logo ng company, pag yun yung isa yan eh, sa ano mo, produkto mo, or ano ba to? Ano ba tawag dito? Yan yung pinaka-ano mo eh. Code ba yun? Or later on, maaalala ko. Basta very important yung logo ng kumpanya. Isa pa, business name. No? Dapat may business name po kayo. Okay. May logo nga ng kumpanya, tapos yung business name, ang liit-liit, hindi makita. No? O di pa paano na yun? So, dapat may business name na readable, nababasa. Isa pa, dapat may summary of what you do. No? Dapat may summary, ano bang ginagawa mo sa business mo, anong binibenta mo, anong ino-offer mo, what kind of product and services are you offering. Dapat nandyan din yan sa inyong online name, no? Or online presence mo. Okay, maliban dyan, contact information.
yung telephone number, no, kung paano ka makokontak. Isa pa, address, no, address na dapat na nalolocate ka, na nagugoogle, no? Kasi ngayon, lahat nagugoogle na. Halimbawa, gusto kang puntahan, tapos nagugoogle siya, hindi ka naman makita, wala ka sa Google Map, o edi paano na yon? O yan. So, very important po, no, na mag-register kayo sa Google yung business ninyo para madali siyang makita. Okay, isa pa, dapat merong mission and vision. Halimbawa, mission vision mo, we make the best pizza in town. Halimbawa, pizza parlor ka. Yan yung mission. O, na dapat, oh, masarap ang aming pizza. We are the best pizza in town. Yung mga ganong simple, di ba, na mga mission and vision, no? Okay, isa pa, dapat din may mga, hanggat maaari, may testimonial ng mga past client, past customers, yung mga positive, no? Maliban doon sa mga review, ha, iba yun. Kasi yung client ang nag-ano nun eh, ang nagsusulat, maglalagay sa ano mo, page mo. Ibig sabihin, may testimonial kang ilagay. Makisuyo ka doon sa mga dati mong mga kliyente. Pwede ko ba kayong mga ma-interview, makuha na ng picture, ano pong masasabi po ninyo sa experience ninyo dito, sa pagkain ninyo dito sa restaurant namin, lalo na kung bago yan, no, makisuyo ka, picturean mo siya, or video, live video. Kailangan po, ayan, kagaya kami dito sa Golden Treasure, dito po, meron kami mga testimonial ng mga naging past participant namin, lalo na yung mga nagtagumpay na, yung mama na nag-succeed, or hindi naman kailangan yung mama na ginagawa na nila, yung natutunan nila sa amin. Yun po, no, yung mga testimonials na yan is very important para po sa ano, credibility ng inyong business. Isa pa, find and keep the right employees. Nako, ito napaka ang ito talaga ang challenges ng lahat ng negosyante. O sino po yung mga businessmen diyan, no, 'di ba? Ito po talaga ang laging nagiging problema ng mga negosyante, yung mga empleyado. Minsan wala na tayong magagawa kasi dito eh. Dahil hindi naman natin makokontrol yung mga tao na lalo na may mga attitude, no? Minsan di ko nga maintindihan. Ang hirap-hirap maghanap ng trabaho, pero pag binigyan mo ng trabaho, ayun naman, mga pasaway. Well, hindi na natin makokontrol yun. Buhay nila yun eh. So, but all we can do is that we just have to pray to attract the right employee. Wala naman tayong magagawa eh, di ba? All we have to do is to pray and to attract. I-attract mo yung tamang empleyado. Ganun na lang, no? Napakahirap po kasi kung minsan may nahahire tayong employee, yan, you know, the reality, nandiyan na nagnanakaw, mawawalan ka, nanakawan ka, nakuda. Tapos sa oras, nagnanakaw ng oras. Natural pong nangyayari talaga to eh, sa lahat ng nagninegosyo. But all we can do is to attract the right employee. Na magdasal ka na lang. Every time na nag-advertise ka, sana maayos tong makuha namin. O yun na lang yung pwede mong gawin. Kasi yung mga tamang empleyado, yun yung kapartner mo eh, sa pagninegosyo, di ba? Partner natin yun sa pagbibusiness. Kaya dapat sila yung mga tamang employee na dedicated din sa trabaho, no? Sa trabaho, mahal nila yung trabaho nila, no? Alba, sa kumpanya natin, dapat mahal din nila yung kanilang ginagawa. Kasi kapag mahal nila yung kanilang ginagawa, pwede siyempre yung presensya nila, no? Sa pagtatrabaho sa atin, ay malaking matutulong yan sa ating negosyo. Ayan. So all we can do is just to pray to attract the right employee. Kailangan i-attract daw natin. Mangyayari naman yan eh. Because the universe is, you know, anything that we ask will be given to you sa universe na to. Okay, ito pa. Nako, itong isa pang topic na sasabihin ko, very important po ito, is to stay balanced. Dapat daw maging balanse parate. Napaka-importante po nito, no? Na maging balanse tayo sa buhay. Dahil alam nyo, napakarami pong negosyante na isinasakripisyo nila yung kanilang mental health, physical health, dahilan sa negosyo.
At hindi lang yan, ha? Hindi lang yung mental, physical health, yung isinasacrifice nila para sa business nila, pati po yung pamilya nila sinasakripisyo na rin. Yung relasyon nila sa kanilang anak, pati po relasyon sa asawa, sinasacrifice nila dahil sobrang busy sa pagninegosyo araw at gabi, hindi mo na makita, hindi na siya makita ng anak, hindi na makita ng asawa, wala nang panahon sa asawa. Na siyang nagiging dahilan, later on, naghihiwalay na. Di ba ho, napapanood na, sa Netflix na lang, may napanood akong ganyang movie. Dahil sa yung lalaki, loyal naman siya sa asawa niya, hindi siya nang bababae eh. Napanood ko lang to sa Netflix, no? Hindi naman siya nang bababae, honest siya. Pero you know, in the end, hindi na niya nakuhang i-date yung asawa niya, wala na siyang asyang panahon. No? Ayan, in the end, yung tuloy, ng lalaki yung babae, yung asawa niya. Kasi wala na talagang time sa kanya, halos hindi na sila nagkikita. So, alam niyo, yun ba yung gusto niyo? Okay, kaya nga tayo, nagtatrabaho, di ba? Sasabihin ng lalaki, ay ako naman ito ginagawa para sa inyo, para lahat ng pangarap natin, matupad, mapag-aral ko yung mga anak, makabili tayo ng bahay, makabili tayo ng magandang kotse, etc., etc. Okay, nandun na yun eh. No? Pero, you know, yun ba yun? Yun lang ba yun, material things? So what about the emotional connection that you can share to your family? Diba? Na pwede mong ibigay sa pamilya mo. Kaya tuloy yung nangyayari dyan, yung mga anak, kaya napariwara na yung anak na buntis at the age of 14, no? Lalo na ngayon, ako po, at the age of 16, na pregnant na. May mga bisyo, nagda-drugs, ganyan. Eh kasi nga, hindi matutukan ng magulang, walang ginawang magnegosyo, sobrang busy sa kakatrabaho. Well, ganito po, no? May solusyon dyan, eh, no? Para kahit na busy ka sa pagtatrabaho, yan kayo po, lalo na nag-start ngayon mag-business, ha? May solution. Naintindihan ko kasi I've been there. Naging busy din po ako nung, lalo na nung ini-establish ko po yung pagbi-business ko, I've been there. Alam ko po yung sitwasyon na, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang ng negosyo. No? May solution dito. Okay, like lately, nagkanda kami ng isang training sa isang company. Malaking company to, alcohol company. No, mag-asawa po sila, sila yung may-ari. Nakita ko, alam mo ba, meron silang mga toddlers, no, mga baby. Yung mga anak nila, sinama nila, nandun sa office nila. Naglagay sila ng isang maliit na room doon, na yung mga anak nila may dumododo pa nga, pero yung mga 4 years old na or 5, no, magkasunod na magkapatid, sinasama nila yun everyday doon sa business nila. No, hindi nila lang basta iniiwanan sa bahay. Siguro may time iniiwan din sa bahay kapag ka may mga meeting na lalabas na hindi kailangan na may bata. Pero kung nandun lang sila sa opisina, in-interview ko yung mag-asawa eh. Kasama daw talaga nila yun. Nandun lang yung mga bata, no, habang nag-work sila dun sa office. Kung ang bahay, ang opisina mo o ang negosyo mo ay kailangan na ihiwalay. Ihiwalay mo sa iyong bahay, yung kagaya nun, kasi alcohol eh, no? So malayo ang bahay niya, hindi doon sa alcohol company na yun. Pero natutuwa ako, nakita ko yung mga baby nila, nandoon pa sa kasama niya. So naaalagaan niya. So pagkatapos ng trabaho, syempre saan pupunta yun, di uwian na, kakain na sa restaurant. Eh, naku, yun ang gustong-gusto ng mga bata, kakain sa restaurant. O di masaya, yung alam mo yun, nakikita mo yung paglaki ng mga bata, no? At meron pa akong kakilala, no, na nasa soap business naman po to. Yung mommy, ang ginawa niya talaga, dahil posible naman, lalo na kung negosyo mo sabon, pwede kasi maging backyard business lang yan eh. Ang ginawa nitong mommy na to, ang opisina niya, nilagay lang niya sa bahay niya. Hindi na niya sineparate sa bahay niya. Nilagay niyang office niya sa bahay niya para makasama niya, matutukan niya yung mga bata habang maliit. No? Nakikita niya, although may mga kasama sa bahay na nag-aalaga,
no, at least nasusupervise niya yung mga bata, no, yung mga anak niya, nasusupervise niya kung paano inaalagaan ng yaya. So yun yung ibig sabihin, di ba? Kung possible naman na yung business mo, dalhin mo lang sa bahay, no, lalo na isa kang ina, o di, mas okay yun para nakakasama mo yung mga anak. And then later on, di, magdi-deliver na sila. O yun, kasama yung mga bata, yung mga anak, no, sa delivery. O, eh, yung mga time na yan, syempre, kaya yung mga batang yun, lumaki sa sabon eh, yung mga batang yun. Nakikita nila, nagtitimpla doon, tapos magdi-deliver. O pagkatapos ng deliver, sasabihin ng mommy, o tapos na tayo mag-deliver, o uwian na. O di syempre, kain na naman sa restaurant, yeh, di tuwan-tuwa yung mga bata. So alam mo yun, kasi these are the precious times eh. These are the precious times of your life, no? Lalo na yung mga bata na yun. Yung time na yan, yung mga 5 taon, 7 taon na gustong-gusto pang sumama sa'yo, hindi na po babalik yan, no? Pag lumipas ang panahon, hindi na yan babalik yung mga age na yan. Kasi po pag nagkaroon, to, siguro alam nyo to, nakaka-relate kayo dito ha, yung mga mami dyan at mga ama. Pag malalaki na yung mga anak mo, mga teenager na yan, try mong yayain niya kung saan mo gusto pumunta. Ang hirap-hirap na nilang yayain, hindi mo na sila mayayaya. So yun lang yung mga stage ng buhay ng mga batang ito na gustong-gusto pang sumama sa'yo, sama ng sama, yun yung dapat sinasamantala natin. No? Na kailangan, kahit na nagbi-business kayo, very important din po yung time para sa family, para maging balanse. Yan. So, yun po, yun yung isa sa mga ano, mga very important tips na kailangan na meron tayo na kahit na nagninegosyo tayo, whether your business is big and small, kailangan po na maging balanse lang tayo sa ating ginagawa, spend time with your loved ones. Yan, kasi unang-una eh, ba't ka ba nagtatrabaho, di ba? Para kanino? Para sa pamilya. So, aside sa material things, you also have to give your time, your emotional, ano, yung connection. Dapat ma-develop din po yan. Hindi lang para, lahat-lahat para sa pera, kundi para sa, ano mo, relationship mo rin, no? Okay, so isa pa, no? Okay, so yun yung sa family, isa pa. Matulog na, para sa iyong physical well-being naman, sa sarili mo naman. Kailangan, nako, matulog ka ng maayos. Ako po, no, talagang ako, ito sinasabi ko, ako, masarap akong matulog, no? At bakit ako masarap matulog? Eh, nag-e-exercise kasi ako. Yan. Very important po yan. Kailangan na nakakatulog tayo ng masarap. And then, of course, importante din, take time for your family, kagaya ng binanggit ko. Friends, kailangan may mga friends ka rin. Ako, may mga high school friend ako, nagkikita-kita kami once in a while. O maski mga friends ko way back, long time ago, kabataan ko pa, kababata ko, up to now, talagang kinukonek ko sila kasi importante po yan. Yan, like kailan lang, 5 oras kami nagfi-FaceTime, no, kahapon, no, nandun siya sa Hawaii, yung kaibig kababata ko yon. Nag-update lang kami kasi ang tagal namin na hindi kami nagkita, kababata ko yon, no. Mga ganun, importante po yun. Kahit na hindi naman kailangan na physically nakikita kayo, yung ganung conversation, di ba? Importante po yun. And yan na, getting regular exercise. And, you know, when you do all of these things, no, yung magiging balance lang tayo sa buhay natin, napakalaking bagay po nito para mag-prosper po yung ating negosyo at mag-survive ito long time and forever. Alright, so biro mahigit isang oras siya, salita akong salita. Pero hopefully na marami po kayong tip na natutunan dito po sa aking ibinahagi sa inyo. At some of my tip lang naman na isinishare ay from my personal experience, no, mga karanasan ko po yung iba dyan, yung personal kong karanasan, na tingin ko naman parang nag-workout sa buhay ko, no? Naging maayos yung sa buhay ko, naging okay, kaya
gusto ko rin ibahagi sa inyo na somehow baka makatulong din naman, di ba? Okay, so alam nyo ba na yung tagline ng Golden Treasure Skills and Development Program is that isa sa tagline namin ay yung We Change People's Lives, no? Alam na po sa dami na po ng mga buhay na nabago dahil sa mga kaalaman na i-share ng Golden Treasure because we are providing the tools that you need to succeed in life. At ito po yung mga tools that we provide via seminars that we are offering. Ito po yung mga tools sa maaaring maging interested kayo. So yung mga iba po dito no, na makakanood ditong podcast na ito, maaaring ano ho eh, nakapag-attend na kayo ng training namin, no? In the past, or maaaring hindi pa kayo nakaka-attend ng training, bigla lang kayo nakapasok sa page namin. So ito po yung mga seminar na aming ibinibigay at ino-offer. Yeah, soap and perfume making, meat and fish processing combined with ice cream making, lalo na ngayon magpapasko na naman, mga chicken ham diyan, yan. Para matuto kayong gumawa ng chicken ham. Yan, ituturo po kasi yan. Tingnan na lang niyo sa page kung anong coverage ng mga seminar na to. Ganun din, nagtuturo kami ng car wash and car detailing, business operation seminar. Ganun din yung comprehensive car wash and car detailing. Ito naman, when you say comprehensive. Oh, grabe na to. Halimbawa po, yung mga bangga ng kotse, paano mo pakinisin yung kotse, ayusin na parang walang nangyari. Yan po yung itinuturo sa seminar ng comprehensive car wash and car detailing. Paano mag-alis ng mga acid rain ng kotse, yan po yung ibinibigay ng car wash and car detailing seminar. Isa po, nag-o-offer din po ang Golden Treasure ng baking class, kagaya po ng pastry baking class, cake baking and cake decorating, bakery shop business operation, meron din mo may isang araw, meron din kaming 3 days no, na comprehensive baking and bakery shop business operation. Meron kaming 1 day, may 3 days. No? Magkaiba pong kategory yan. Tumawag na lang kayo mag-inquire kung saan nyo gusto. No? Lalo na kung gusto nyo magtayo ng bakery at talagang ready ka na to set up a bakery shop. Yan, may yung 3 araw is the best one for you. No? Sa pa, gusto matuto ng pizza, paggawa ng pizza and shawarma, meron din ang Golden Treasure niyan. Artisan bread baking class. Okay, meron din tayong seminar kung gusto magkaroon ng flower shop. Fresh flower arrangement, candle making, decorative aroma candle making. Yan ho, no? Sa pa, ito ba yung mga training na yan? Ito pa, takoyaki, Belgian waffle, and crepe making. Paggawa naman ng mga beverages like coffee barista business operation seminar, milk tea and fruit tea, business operation seminar, milkshake and frap. May bago pala kami, the art of sushi making. Yan. Meron din kaming online class, no? Kung halimbawa, gusto matuto ng canteen concessionaire, business franchising, o yung soap making, minsan nag-o-online din yan, lalo na yung mga taga-malalayong lugar dyan. No, na like mga taga Mindanao na hindi makaluwas dito sa Manila o di gusto matuto ng sabon, you can attend the online class of soap making. You can check our website www.goldentreasureskills.ph. At ganun din po ang aming yan, Facebook namin yan. Teka, yung Facebook po, ito pala yung Facebook. Golden Treasure Skills and Development Program. Meron din po kaming YouTube. No, YouTube channel namin, meron yan. Golden Treasure Skills and Development Program. May Instagram din. Follow nyo po lahat yan. Ang aming website din. www.goldentreasureskills.ph. Yan. At may mga telephone number po na pwede kayong tumawag. No? 0927-641-4006. Yan po yung phone number. Okay? So punta lang kayo sa Golden Treasure Skills and Development Program kung gusto niyo matuto ng mga skills. Okay, all right. So hopefully ay marami kayong natutunan sa araw na ito and next time meron na naman ho kami ulit na mga bagong mga tips at
mga kaalaman na i-share namin sa inyo. And hopefully, magkita-kita ho ulit tayo sa susunod. At ito po ang inyong lingkod, si Emily Diaz, na bumabati po sa inyo ng isang magandang-magandang araw. At salamat po sa Filipino World Channel. Patuloy ho kayong makinig sa aming mga programa. Okay, thank you. Thank you so much, everyone, and God bless us all. Thank you.